Kung gusto niyong tumakbo, malilbihan sa bayan, siguro magpa-drug test kayo. Nasa 430 mga barangay officials ang sinasabing sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., ito ang iminomonitor nila para sa pagsasagawa ng police operations. We have data on that based on some yung mga dumarating po na information and we are collating it. Although this is subject for evaluation then, although ang exactness is naglalaro yan, ano, kasi depending on the reports come in and sa update natin, there are more or less 430 plus na personalities. Barangay officials. Barangay officials, yes. Sinabi pa ni General Acorda na ang mga barangay officials na sangkot sa illegal na droga ay karaniwang mga protector, pusher at financier at karamihang mula sa Region 6. Itong mga personalities na to, they are included in tinatawag natin na high value individuals and yung iba is street level individuals, ano, yung mga operatiba natin sa baba. These are their subject for operations, mga intelligence operation, intelligence driven operation natin. And we are hoping nababawasan naman to at nababawasan araw-araw. Nanawagan din si PNP Chief sa mga botante, huwag nang iboto ang mga kandidato na may kaugnayan sa illegal drugs. I will take this opportunity to appeal to our would-be voters na pag talaga medyo may involvement ng mga elected, yung mga candidates natin, medyo huwag na nating isama sa pagiging consideration for to become our next set of barangay officials. Bunsod nito, hinimok naman ni DILG Secretary Benhar Avalos ang mga kandidato na sumalang sa drug test. Siguro sa lahat ng tatakbo, we are fighting a war that is a global problem. Pakita nyo handa kayo maglingkod. I'm calling out to all candidates. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.